Okay, so punta tayo dito sa application ng differential equations. Okay, so first application is population group. Dudaghan siya sa itong common lang manggawa sa Borges na akong so far i-tackle. No? So first is the population growth. So population growth, it says that the rate of the population, that is dp over dt, okay, rate, no? So time rate, di ba? Check time rate. So, the rate of population dp over dt, population growth of the country is proportional to the number of inhabitants. So, that is directly proportional. So, yung rate ng population growth is directly proportional to the population, okay? Or the number of inhabitants. So, meron din siyang solution equation. So, p equals po, e raised to the power of constant k, then times yung time t. Okay, yung p dyan is the number of inhabitants at any time t. And then yung po dyan is the number of inhabitants at time t equals 0. Yun yung original na population niya. Okay, so pwede mong gamitin to pag solve nung problem or pwede kinadiretso dito sa solution equation. Kasi sa first na video pinakita ko na either sa DE yung gamitin mo or yung solution equation mo, yung gagamitin mo, same pa rin yan. Kasi related lang sila. So solve natin, example tayo. So example, the population of the Philippines doubled in the last 30 years from 1956 to 1986. Take note na yung 1986 to 1956, that is 30 years, no? Kaya ganito. So, tama yung equation na yan. Yung statement na yan. So, assuming that the rate of population increase will remain the same, okay? So, in what year will our population triple? Okay? So, bali, ito yung mga time frame natin, ha? Solve ko muna. So, ito yung mga time frame natin dito. Na at time equals 0, so, meron yung population na PO. Wala siyang sinabi, ilan yung population niya original. Ha? So, at time 30 years, kaya sabi niya nag-double daw yung population for the last 30 years. So, ibig sabihin, yung P is twice nung original na population, which is, yun, PO na lang kasi di natin alam eh. And then, at time required, yung population is mag-triple na. At what year will the population be triple? So, ano yung time corresponding to P, which is equal to 3 times ng P, or mag-triple yung population. So, ganun yung time frame natin. So, punta tayo dito. So, alam natin yung population growth, yung formula niya is yung rate is just directly proportional to the number of inhabitants or the population. And para mawala yung proportionality symbol na yan, mag-i-introduce tayo ng constant k, yan yung times p, no? So, nawala na yung parang alpha na symbol. Pinalitan ko ng equals k. Ganun talaga yung... So, by separable differential equation, so, pwede nating i-combine yung magkamag-anak yung magkamukha. Okay? So, i-combine ko na lang yung p. Tsaka i-combine ko na lang yung kt, no? Kasi constant man din to, so wala akong problema. Okay, para makuha ko yung p, so integrate ko na lang to. Ayan, di ba?
So yung differential equation is combination of differential calculus and integral calculus. So gumamit na ako ng differential, integral. So matatanggal yung ito, ilan to? Derivative ng dp over p. So sa integral calculus, that is lnp. And then dito is labas lang natin yung constant k, then integrate natin yung dt, so that is t, then plus yung constant c, arbitrary c, di ba? Ganun sa calculus. So ito na yung magiging equation natin. So assume ko this is equation 1. So balikan natin yung time frame. So at time equals 0, so yung population natin is PO. Okay? So yung substitute natin yan, so substitute sa equation 1. So meron tayong ln ng P, that is PO, k times 0 plus c. So thus, ang c natin is ln ng PO. So, ganun. So, at time equals 30, yung PO is nag-double, no? So, twice ng PO. So, substitute pa rin natin yan dito sa equation 1. So, meron na tayong ln. Yung p natin is 2PO na, no? 2PO is just equal nung k. And then, yung time natin is 30. Plus, yung c natin is lnPO. So, substitute ko na lang yan. So, therefore, pwede natin i-combine yung ln nung 2PO. Diba? Transpose ko na lang yung lnPO. So, I have 30k. And then, ln. Diba? 2PO. Sa logarithmic na properties. So, cancel out yung PO dyan. Yung mangyayari is ln2. 30k. So, yung k pala is ln2 divided by 30. Okay. So, ganun. So, meron na tayong value nung c tsaka yung k. So, wala na tayong problema. So, yung last time frame natin is at time required, yung p is mag-triple. 3PO. So, substitute pa rin natin yan dito sa equation 1. Okay. So, meron tayong lnp k times c equals plus c. No? So, meron tayong ln nung p natin, that is 3PO. And then, yung k natin is ito yan, ln2 divided by 30. And then, yung time natin plus yung lnPO. lnPO. So, meron na tayong ln nung 3PO minus yung ln nung PO. And we have ln2 all over 30 times t. So, meron tayong 3PO all over nung PO. ln2 all over 30 times t. So, therefore, we have ln3. ln2 all over 30 then t. So thus we have 30 ln3 all over ln2. So yung time is 47.55 years. Thus ito yung number of years, pero yung tanong kasi is at what year. So take note yung time frame natin ganito. So, ibig sabihin, nagsimula tayo dito from 1956. Yeah? From 1956 down to 1986. Kaya nag 30 years yung interval nila. Ngayon, yung tanong is, anong year dito? Okay? So, yan naman yung sa time. Sa year. Ito yung sa population. Ito yung sa time. Okay? So, ano yung year? Yeah? So, ibig sabihin, kasi dito nagsimula yung naka-reference kasi sa PO. So, ibig sabihin, magre-reference tayo dito lahat. Sa 1956.
So thus yung year is 1956 plus 47.55, that is 2003.55. So sabihin na lang natin na 2004. Okay? So say 2004. So ito na yung sagot. So ganun, no? So what if you use yung solution equation? So pwede rin. So kung gagamitin natin yung solution equation na P equals PO nung E Kitty. So yan, pwede rin yan. Try natin i-solve. So another solution So meron tayo ditong P equals PO EKT. Okay? So at time equals yung 30 na ako diretsya na. So yung P niya is magdouble. So meron tayong 2PO and then we have PO and then we have E, then K, and then 30. So ganun, no? So therefore meron tayong 2 and then 1 and then EK 30. Okay. So ibig sabihin yung K natin is just equal to computing ko lang muna. So meron akong 2 alpha equal nung shift E. Ay. Ito. E. Then alpha x times 30. I don't know what is ano to. Ay, yung isang calculator ko na lang. Yan yung magsagot eh. So meron ako ditong, kupitin ko muna sa calculator. So I have 2 alpha shift E. Ay, alpha E raise the power of alpha x times 30. Alpha x times 30. Shift solve for x. Shift solve. Teka lang. Shift in. Alpha x times 30. Magsama na, shift sa bali na, ayaw nalang magsagot eh, no? Bubunong calculator ko. Kapitin ko na lang mano-mano. So meron akong ln 2 and then ln nung e 30k. So ln 2 30k ln e ln alpha e. Okay, so therefore meron tayong ln 2 and it is 30k 1. So yung k is ln 2 all over 30. Okay, so pwede na yan. Then dito at time required yung P natin is mag triple.
So, bali. Okay, meron akong 3PO and then PO. And then I have E, K, that is LN2 all over 30. So, ito yung time na required ko. So, meron akong 3 and 1 and E, LN2 all over 30. And then time. No. So, LN3, LN nung E, LN2 all over 30, and then T. So, LN3 is LN2 all over 30, T, LNE. So, meron tayong LN3, nung LN2 all over 30, T times 1. So, yung T natin is 30 LN3 all over LN2. So, meron tayong the same, no? 47.55. So, makikita mo dito na the same lang yung mga value nila. Ito, tsaka ito. So, anyway, pwede mong isolve yung formula gamit, yung problem na to gamit yung solution na to. Or pwede rin ito. Okay? So, yung calculator ko, iwan ko pa, parang hindi ata na-update na yung calculator mo. So, yun lang guys. So, continue na lang tayo sa next na video. Thank you.